Good day na naman po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. So, welcome na naman sa aking YouTube channel. So, yung mga hindi pa nakakapag-like, share, subscribe to my channel. Pakipindot na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. Sa araw na to ay ang i-discuss po natin, pag-uusapan natin, ay kung paano nire-repair ang electric drill. Na usually ay isa sa mga kinakailangan ng ating mga electrician, electronics, repair aircon, automotive, mechanics, at lahat ng meron pong kinalaman sa technology natin. Napaka-importante sa buhay natin ang tinatawag nating electric drill. Ang trouble nga pala nito ay minsan gumagana, minsan hindi. Sa palagay ko ay mayroong putol dito sa wiring na to, or hindi na kumukontak yung carbon brass doon sa commutator na kung saan parte to ng armature. So sana mild lang ang trouble natin. So umpisahan na po natin ang pag-troubleshoot natin. Yung pinakasusi, lagi niyong iingatan dahil pag nawala yung susi niyan, medyo mahirap ng magpalit ng drill bit natin. Minsan pinupukpok na ng mga gumagamit, kaya yung pinaka-chuck niya nasisira, nalolost thread na hanggang sa hindi na mabuksan yung pinaka-chuck. So, bilangin po yung tornilyo para maibalik natin na kumpleto. At kung pagbukas natin at kinakailangan lagyan ng langis yung mechanical parts yan, lagyan natin to ng langis. Ito yung loob ng ating electric drill. Ito ay may electronics part, yung switch na to. Kasi meron siyang, bukod dito ay merong reverse forward. Meron din siyang capacitor na nandito. Ito, itong maliit na to. Then syempre, of course, yung ating chuck. Sa loob nito ay meron tong tinatawag na tornilyo. Kasi yung iba nito 4-speed eh. So, niyayabi dito tapos yabi katala naman dito. Pero this time, ito ay ayun, merong tornilyo sa loob. So, kung pagpapalit tayo ng chuck, tanggalin muna natin yung tornilyo. So, ito nabibili po yan. Then, yung bearing natin, yung gear, then another bearing natin. So, okay pa naman. Kukuha lang ako ng basahan. Una natin ite-testing ay yung connection nitong ating switch. Magmula dito sa linya na to, kulay brown saka blue, dapat ay meron tong continuity dito saka dito. So ito yung ating tester, dapat meron tong continuity sa kabila.
Meron. Sa kabilang side. Meron. So far good yung ating line cord. Yung windings naman nito, ito yung ating armature nasa loob, ito yung commutator. So sa nakikita ko ay medyo nahirapan siyang kumontak, medyo maitim na ng konti. So pag inikot natin to, ito yung windings. Ito naman yung tinatawag nating carbon brass. Ayun. Ito yung carbon brass, dalawa. Tanggalin lang itong dalawang tornilyo na to at papalitan ng carbon brass. So, may spring dito. Then, of course, syempre, yung bearing. Meron akong isang electric drill na napamasin shop ko na nabasag tong gear niya. So far ngayon, okay pa rin, tumatakbo pa rin. So, pag nasira na yung armature nito, kung anong brand nito, merong nabibili, huwag lang masira itong commutator, medyo delikado, dahil magkakabungi-bungi na yan, hindi na maganda yung ikot ng ating electric drill. Pero ito, kaya-kaya pa natin itong i-rewind. So, kukuha ko ng pinaka-pinong-pinong papildiliha. Eh, makikita nyo, kumintab na. Kasi baka lang dito lang hindi nagkukontak eh. Eh, importante na malinis to. Kaya kung may mga luma kayong mga electric drill, buksan nyo to, linisin yung commutator, palitan yung carbon brass kung kinakailangan. Kaya lang may mga carbon brass na local, malakas siyang mag-spark. Kaya hindi rin maganda yung ikot niya dahil habang ginagamit mo ay nag-i-spark. Okay, so ayan. Makinis na. Okay, so para sa mechanical niya, wala pa akong nakikitang problema. So, i-check natin na nakabukas para makita nyo. Pero saglit lang. So, i-check muna natin kung merong resistance. Lagay ko sa time is 1. Dapat pag pinres ko ito, meron na itong deflection. Ayun. So, isaksak ko. Pagganahin natin.
dinagsagsag yung ating extension. Okay, so tanggalin muna natin. Gandang ng so may konti siyang spark. Ibig sabihin yung carbon brass nito ay medyo maikli na. Dapat wala tong spark na ganoon. Pero at least gumana na. Nalinisan na, pero sa susunod dapat palitan na yung carbon brass niya. Dalawa. Kunin natin yung ano, grasa. At tanggal na rin pala yung ano na ito. Pusa nang nahulog. Babalik ko. Iikitan. Lost thread na yung tornilyo, pero naka-force fit pa naman siya, kaya kaya pa, kaya hindi na siya maiikot. Hanapan na lang ng ibang tornilyo. Pwede palagyan ng Teflon tape. Ang sumasama na. Palagyan ng Teflon tape to. Maluwag na yung tornilyo. Tanggalin ko na lang at hanapan na lang ng bago. Babalik na natin.
I-check ko muna bago natin to lagyan ng tornilyo. I-fix natin. Okay, so good. Lalo-lalo na pag naglalagay tayo ng tok sa electrical natin. Kailangan natin ng electric drill. Bibili tayo ng tok. Kailangan meron tayong drill bit na pangbato. At kung bakal naman, may drill bit tayo na pangbakal. Bahala na kayo kung anong size ng inyong mga gagawin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at sana po ay meron na naman po kayo natutunan. Thank you po sa inyo lahat. Like, share, comment and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching.